Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko lang sa inyo yung battery performance and charging ng Cherry Mobile Omega X. So, stay tuned guys! So, welcome back guys. So ngayon, sisimulan na natin yung battery performance niya. So, sa paggamit ko, sa mga araw na ginamit ko yung Cherry Mobile Omega X, ito guys, nakagawa na ako ng performance niya sa charging and sa battery drain. So yung Cherry Mobile Omega X is meron siyang 2,800 milliamp na battery. And yung Cherry Mobile Omega X, kahit maliit lang yung battery niya, ang nagpaganda dito kasi is yung bagong OS na Android 9 na ginagamit niya is sobrang optimized na sa paggamit ng mga apps, ng mga games. So kahit maliit lang yung battery mo, 2,800 lang, optimize na siya na tumagal, hindi na ganun kabilis madrain. So meron akong mga screenshot ng performance ng, so yung first day na ginamit ko yung Cherry Mobile Omega X is tumagal siya ng 5 hours and 20 minutes. So yung 5 hours na yon, ginamit ko siya sa pag-download ng iba't ibang apps gaya ng Google, din sa Google Play Store, dinownload ko yung mga games doon, Mobile Legend, Pinterest, tapos yung AnTuTu Benchmark, tapos kung anong iba't ibang mga games pa. Yung sa review natin guys, or sa battery drain performance na to, ang tinutukoy natin dito is Wi-Fi na usage, ha? Hindi tayo gumagamit ng data. So sa mga araw na ginamit ko yung Cherry Mobile Omega X, so nag-download ako ng app na Usage Time. So sa mga laging nanonood ng video ng PinoyTube, ginagamit kong app dito is libre lang siya. And ang ano nga lang, kaya niya lang i-record yung battery performance for 7 days. So nandito na siya, dinownload ko siya. And ilang araw din hindi ko siya nagamit kasi idle. Kasi nga yung season ng New Year. So gamit pa rin natin dyan is Wi-Fi. So makikita nyo naman iba't ibang klase ng games yung nilaro namin. Aurora 7, Rideout Heroes, Free Fire, yan, Darkness Rises, tas iba-iba pang game. So ang pinaka-standard usage nya or battery performance nya is tumatagal hanggang 4 hours. So Wi-Fi yung gamit natin nun. And yung ginagamit namin screen quality is laging kalahati. Siyempre yung volume laging todo. Yan. So kahit hindi lumabas dito sa usage time, yung mga araw na ginamit ko siya, abuti na lang kamo, medyo nag-isip ako na kasi nung nakaraang mga review ko ng ibang unit, hindi ko piniprint screen kasi katwiran ko nandyan lang naman yan. Yung pala hanggang 7 days, hindi mo pwede i-scroll pa left or pa right. Basta kung lumampas na yung araw na yun, halimbawa ngayon, hindi mo na makikita yung pang December 15 na performance. Yan. So ginawa ko, in-screenshot ko. So on the second day guys, so makita nyo yung December 23, tumagal siya ng 4 hours lang. So download lang ako ng download ng game. At syempre, YouTube, tapos kung ano-ano pang mga game yung pinata-download ko. Yung third day guys, tumagal siya ng 6 hours and 30 minutes. So bali, ang nangyari dito is yung anak ko yung gumamit kasi yung cellphone niya low bat. So ginawa niya, nag-YouTube lang siya mula tanghali kung ano-anong pinagpapanood niya, tapos naglaro lang siya ng Hearthstone. Dinownload namin Hearthstone. So Wi-Fi pa rin yan, so kaya niyang tumagal na kung casual gamer ka lang, di ka mahilig maglaro ng mga games, pitik-pitik lang yung games mo, tapos mahilig ka lang manood ng mga YouTube, kaya tumagal ng Cherry Mobile Omega X ng 6 hours and 30 minutes. So next natin is December 25. So makikita nyo naman guys, YouTube, Hearthstone, Honkai Impact, Google Play Store, tumagal siya ng 7 hours and 5 minutes. So sa 7 hours and 5 minutes, meron pa tayong natirang 13%. So ganun siya katagal malobat, sobrang optimized niya kung casual gamer ka and mahilig ka lang manood ng mga YouTube. Tatagal siya up to 7 hours. Next natin is, so ibang day din to guys.
6 hours and 36 minutes. Ito naman yung na-print screen na ang na-screenshot ko dito is yung mismong app na pang-detect ng battery performance ng Cherry Mobile Omega X. Ito yung kasama sa Android 9. So, di ba, pag ito yung ginamit mong app, per day lang yung makikita mo, tapos mare-reset to tuwing mag-charge ka ng smartphone mo. So, wala kang record kung gaano katagal talaga lumalabas yung performance niya or yung screen time niya. Kaya gumagamit ako ng ibang app na pang-detect ng performance niya. Yan. So, December 26, hindi ko siya masyadong nagamit. Parang nasa 2 hours lang and 46 minutes yung time usage namin. And the next is 5 hours and 53 minutes. Yan. So, sa 5 hours and 53 minutes, ganun din yan, YouTube. Yan, ito pala. 5 hours and 56 minutes. So, sa usage nan, is ginamit namin siya sa YouTube, Google Play Store, tapos yung nakinain ng Nova Launcher, tapos Oversea, Freestyle, tapos iba't ibang games pa. Yan. Tapos yung dalawang araw na sumunod, yung 28, 29, bali full charge yung smartphone, tapos hindi namin siya ginamit. Para malaman namin kung nagdi-drain siya. Hindi naman siya nagdi-drain, so parang mga 90% lang inabawas sa kanya. Ay, 10% lang, so may 90% pa siyang battery performance. So overall, sa tingin ko yung pinaka-todong-todong magagamit mo yung Cherry Mobile Omega X, siguro mga third yung screen brightness or todo. Siguro kung parati kang nasa labas, tapos mag-wifi ka. So aabot siya ng siguro mga 4 hours. Ngayon, todo brightness nun, and syempre, magdi-data ka, siguro mga 3 hours na maximum performance niya ng gaming, kung magdi-data ka. Ngayon, kung nasa bahay ka lang, bibigay mo lang siya sa kapatid mo na hindi masyado lumalabas sa bahay, or sa nanay mo, or sa tatay mo. Casual usage niya is pumapalo ng 7 hours, yan tagal eh. 7 hours and 6 minutes kung wifi lang yung ginagamit, tapos magcha-chat lang kayo sa Facebook, tapos manonood lang siya ng YouTube. 7 hours yung maximum performance niya. Tapos sa gaming naman, iba't ibang games yung lalaruin, nasa pagitan kayo ng 4 hours to 5 hours and 33 minutes na casual gaming yun. Naglalaro ka lang nun, hindi ka masyadong nag-YouTube. Pero sa 2800 na battery, sulit na sulit na yun guys, pigang-piga na yung battery mo nun. And sa presyo niyang 3,999, sagad na yun, swabing-swabing na yun, sulit na yung binayad mo. And in terms naman of battery charging, so makikita nyo naman dito guys, iba't ibang charging time yung ginawa ko. Merong tag 30%, merong tag 11%. So sa unang charge ko siyang ginamit, 30% yung natirang battery, napa 100% siya in 92 minutes. Yan. Next, na ginamit namin siya is umabot kami hanggang 11%. So 11%, tapos charge namin siya ng 116 minutes or equivalent to 1 hour and 56 minutes. So kung mali man itong mathematics ko, compute nyo na lang dyan sa papel nyo or sa calculator. Pero 116 minutes yung pinakatinagal niya bago namin na full charge. Next namin is 12% na lang up to 100%. Ito, sobrang tagal. Pangatlong araw ng cycle niya is 1 hour and 58 minutes. So, tignan nyo guys, sa unang charging ko 11% lang pero 116 minutes lang. Sa pangatlong charging day ko, 158 minutes, 1% lang yung kinulang. Pero chinarge natin siya ng 2 hours and 38 minutes para ma-charge. Next day naman, 13% lang. Sobrang bilis natin siya na-charge. So, same charger lang yung ginagamit natin dito, guys. 114 minutes or equivalent to 1 hour and 54 minutes bago natin na full charge. So, mabilis. Halos magto 2 hours lang, di ba? 1 hour and 54 minutes. Next day, 14 minutes. Ang tagal na naman. 174 minutes or equivalent to 2 hours and 54 minutes.
Ayan. Tapos yung last is 11% yung nagamit natirang battery. So tinarge natin siya ng 100%. So umabot lang tayo ng 118 minutes or equivalent to 1 hour and 58 minutes. So sa tingin ko guys, depende yan siguro sa kondisyon kung mainit ba or malamig ba yung lugar o yung panahon. Pero ang pinaka charging time niya, halos nasa bracket lang tayo ng 90% na pag-usage. Laging may natitirang 11%, 12%. Ang maximum time ng charging para ma-full charge yung 2,800 mAh battery ng Omega X is nasa pagitan ng 2 hours to 30 minutes. Yun, para ma-full charge mo siya. Hindi tayo gumagamit ng fast charge dito guys. Ordinaryong charger lang yung ginagamit natin sa kanya kasi wala namang fast charge yung Omega X. So kahit salpakan mo siya ng quick charge 3, lahat ng mga bagong quick charge ng mga charger ngayon, hindi yung gagana sa Omega X kasi wala naman siyang ganung features. So para ma-full charge mo siya guys, finalize ko lang, 2 hours and 30 minutes para ma-full charge yung 2,800 mAh battery ng Omega X. So sana nabigyan ko kayo ng information about sa charging performance and battery performance ng Omega X. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!